Sa iba pang balita, suportado ng Trabaho Party List ang pagdaragdag ng pondo ng Commission on Human Rights o CHR upang labanan ang samut-saring labor violations. Ito ay kasunod ng panawagan ng business leaders at workers sector na protektuhan o protektahan at matutukan ang kanilang mga karapatan. Ang mga detalye ihahatid ni Edniel Parosa. Sinusuportahan ng Trabaho Party List ang panawagan ng mga leader ng business at worker sector na protektahan ang karapatan ng mga manggagawa sa pamamagitan ng pagdadagdag ng pondo ng Commission on Human Rights o CHR. Ito ang pahayag ni Attorney Filemon Ray Elavier, tagapagsalita ng grupo. Matapos maglabas ng panawagan, ang anim na grupo ng negosyanteng pinangungunahan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI para dagdagan ng pondo ang CHR upang matutukan ang mga paglabag sa karapatang pantao sa labor sector. Ayon sa PCCI, dapat suportahan ang witness protection program sa mga kasong paglabag sa karapatang pantao, pati na rin ang pagpapabilis ng paglabas ng reparasyon sa mga biktima. Giit ni Attorney Javier, bukod sa pagpapalakas ng Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission, dapat ding paigtingin ang pagtutok ng CHR sa mga naturang paglabag. Maaari kasi umanong maglabas ng ulat ng CHR sa mga naturang violation. Kasama rito ang mga rekomendasyon nila bilang eksperto sa human rights kung ano dapat ang mga susunod na hakbang. Hinihikayat din ng grupo na magkaroon ng dialogo ang CHR at DOLE kasama ang mga leader at miyembro ng business at worker sector upang magkaisang tugunan ang mga isyu ng mga manggagawa. Mahalaga umanong pagtutulungan ng lahat ng ahensya at sektor upang wakasan ang matagal ng problema sa panggigipit sa mga manggagawa, bagay na isinusulong ng Trabaho Party List sa Kongreso. Para sa MBC-TV and Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.